Ito ang nakakagulat, nagkami siya daw ba si Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ito ang tahasang tanong na marami sa ating mga kababayan sa kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas nang paniligan nito ng mahigit sa 5 beses na ngayon pa lamang daw sisimulan ng kanyang administrasyon ng pagtulong mula mismo sa mga kababayan nating taga Samar at Leyte na biktima noon ng Super Typhoon Yolanda. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang mga kapinas, sa kanyang nasabing press conference ay pinanindigan ito na hindi daw nagawang tulungan o walang pamang nasisimulang tulong ng nakarang administrasyon, particular na ng former President si Rodrigo Roa Duterte para mismo sa marami sa ating mga kababayang nasalanta ng nasabing bagyo. Ngunit nang mahalukay mismo na marami sa ating mga kababayan ang isang ebidensya na tila mahihirap ang maipaliwanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang naging controversial statement. Mismong ito pala ay pinasalamatan ng former President Rodrigo Roa Duterte dahil siya daw mismo ang nakasaksi sa pagtulong mismo ng Noy Davao City Mayor. Sa kanyang sariling vlog ay mismong inamin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na talagang lubos na nagpapasalamat ng mga taong waray sa Noy Alcalde ng Davao City na kahit hindi pa man siya ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay hindi ito nagdalawang isip na tumulong at agad na responde sa mga pangangailangan ng kanya mga kapwa Pilipino na nasalanta ng nasabing bagyo. Kahit daw ang mismong pinsan ni dating Senator Bongbong Marcos Jr. na si Alfred Romualdez ay saksing buhay sa mga tulong na ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya't ang $1 million question nga daw ngayon ay paano may tatanggi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang sariling vlog ngayong ito mismo ang nagpatunay sa mga tulong na binigay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pangtaos pusong pinasasalamatan. Ang nasabing vlog ni Bongbong Marcos Jr. ay di umano recently deleted na sa kanyang mga channels, ngunit na-save pa ng ilang mga concerned citizens ang nasabing kopya nito. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot sa recommend at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, wala na siyang nararamdamang amisya dahil kinakalawang na ang utak niya sa pag-inom ng pulburon at baluktot pa ang mga mukha niya. Before Bongbong Marcos, not a president, Bongit was used to be a good man, but now he's got worse of drugs, memory got shorter, and being funny. Bakit nakalimutan ni Bongbong Marcos Jr. ang mga pagpapasalamat niya kay former President Rodrigo Roa Duterte sa tulong niya sa mga taga-Tacloban? Ano ang nangyayari? Wala na ba sa tamang pag-iisip si Bongbong Marcos? Totoo ba ang sinasabi ng iba na epekto daw ito ng paggagamit niya Bongbong Marcos ng pulburon o talagang sinungaling lang siya? Baka na lobat si Bongbong Marcos kaya nasabi niya na walang naitulong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Tacloban. Dapat kasi huwag binitin ang pulburon kaya tuloy pagbago-bago ang sinasabi. Di ba kaya magtulungan at magkaisa na lang lahat para sa bayan? Tama na sa awayan, di asenso ang bayan sa puro away. Akala ko tuloy-tuloy ng pagbabago pero balik ulit sa dating gawin ang mga politiko. End quote. About to start, the president arrived and made a small speech and it was good to have him back in Leyte. Tacloban ang pinakamagandang mayor sa buong... Hindi, sa buong Pilipinas, sa mundo. Wala akong it's just an official beauty. Dyan yung Bongbong. We are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. One of my saddest in my life. Never saw such magnitude of. Kaya nagastos ang luha ko dito siguro mga 2 panyo. Hindi makakalimutan niya ng mga Taklobano, ng mga waray, na talagang nung hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao. Pero pumunta siya doon siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon, hindi namin makalimutan yun. At panay ang pasalamat pa rin ng mga waray, ng mga Taklobano sa kanya, sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Hindi ko malaman kung iiyak ako.
I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Maraming mga taga-Davao na nagbibigay ng pangalan to check. Walang barangay, walang kumagalaw. Ang mga tao parang zombies na lalakad sa danong mihi ng pagkain na nakarap. Good job here, and of course the spirit, the indomitable spirit of the Waray, and especially Tacloban, na talagang kahit ang laki na ng damage, ang laki na kukot, ang dami ng namatayan, eh sila nakabalik pa. Sila mismong silingan, wa sila ang mga matay ng Pilipino, atuan ninyo. Kahirapan, ganun sa tayo dati nagsakripisyo at nagdusa dahil nga sa kalamidad ng Yolanda, ay napakaganda naman makita na hindi pa nasiraan ng loob ang ating mga kababayan, ay patuloy pa rin ang kanilang pagsikap para pagandahin ang kanilang mga buhay. Ayan na nga, gumanda ng husto ang Tacloban at mukhang gaganda pa. So, if there is a silver lining to something as tragic as Yolanda, it brought back that fighting spirit of the Waray to rise once again and to to be, it's smart about that building and build that better, and that's exactly what they have done. I'm so proud of them. And may tanong ako, paano nyo didepensahan ito? Sa mga ibang loyalista na nagsasabing wala daw, tama si BBM, walang nagawa si Duterte, so paano nyo didepensahan ito? Because nothing was done in the previous administration, nothing was done in the administration before that. It was about to start. The president arrived and made a small speech, and it was good to have him back in Leyte. Tacloban ang pinakamagandang mayor sa buong sa hindi sa buong Pilipinas, sa mundo. Wala akong it's just an appearance of beauty. We are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. One of my saddest in my life. Never saw such magnitude of. Kaya nagkastos ang luha ko dito siguro mga hindi makakalimutan niya ng mga Tacloban, ng mga Waray, na talagang noon pa, hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao. Pero pumunta siya roon siya mismo, at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods. At nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon, hindi namin makalimutan yun. At panay ang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Tacloban sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Hindi ko malaman kung iiyak ako. I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Maraming mga taga-Davao na nagbibigay ng pangalan to check. Walang barangay, walang kumagalaw. Ang mga tao parang zombies na lalakad sa danong mihi ng pagkain na nakarap. Good job here, and of course the spirit, the indomitable spirit of the Waray, and especially Tacloban, na talagang kahit ang laki na ng damage, ang laki na kukot, ang dami ng namatayan, eh sila'y nakabalik pa. Sila mismong silingan, pa sila'y kukup***** ang mga matay ng Pilipino, atuan ninyo. Tayo lahat ay nagsakripisyo at nagdusa dahil nga sa kalamidad ng Yolanda, ay napakaganda naman makita na hindi pa nasiraan ng loob ang ating mga kababayan, ay patuloy pa rin ang kanilang pagsikap para pagandahin ang kanilang mga buhay. Ayan na nga, gumanda ng gusto ang Tacloban at mukhang gaganda pa. So Diba, si President BBM na mismo nagsabi na paganda na ang Tacloban, mas gaganda pa, no? At si President BBM na mismo ang nagsabi na maraming nagawa, at si Tatay Digong pa ang pinakaunang tumulong sa Tacloban. Kamusta? Ano nyo na naman yan i-defend? Ganyan talaga mga lords, no? Diba, kasi during campaign, during election, magagamit pa nila ang mga Duterte. Kaya pansinin mo yung mga sinasabi nila, di ba? Ang daming palamuti, no? Grabe sila maka-appreciate sa mga Duterte. Ngayon na nanalo na, ha? Ngayon na nanalo na, chapuera na. Kasi hindi na nila magagamit ang mga Duterte. Nakabalik na sila sa posisyon. Di ba? Mangga eh, no? Manggagamit.
At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento tungkol sa video na ito, comment nyo sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluhang video ng ito. Thank you so much po!